at Felicitas at gindin ang intensyon ng bawat isang natitipon. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating alalahanin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa iisip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Aawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naniniguluhod sa Ama na siyang pinagtutulara ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat na matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may tapos sa Diyos ay nagtitiwala. Sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayin na po ang lahat. Oh,
si Kristo'y makamta. Bilang tanging pakinabang. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang buhay ng Kristiyano o ng isang Kristiyano ay isang buhay ng pagsunod. Alam po ninyo, tayong mga Kristiyano, masunurin tayo. Langan nga lamang, meron tayong kanya-kanyang pagsunod. Merong ilan sa atin ay tunay tapat ang pagsunod sa utos ng pag-ibig, pagmamahal at kabutihan. Ang iba naman, sadya yatang napapahinuhod sa tukso ng Diablo na sumunod sa utos ng kasamaan at kasalanan. Alin man sa dalawa na ating pakinggan na susunod sa ating buhay. Kaya nga, kuminsan, ang iba'y nangangatwiran pa. Nako eh, ang sinusunod ko lamang ay ang aking sarili. Sa totoo lang, kung ang sinusunod mo lamang ay iyong sarili, nagiging makasarili ka. At kung iyong tao'y maging makasarili, sino ang sinusunod niyang tunay? Nasisilo siya ng tukso ng Diablo dahil ang pagiging makasarili ay labag sa utos ng Diyos. Labag sa utos ng pagmamahal. Hindi nga ba sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Huwag tayong maging makasarili. Kaya dapat na mamayani sa atin, sa ating kalooban, ang pagsunod sa atas ng pagmamahalan. Mga kapatid, maging sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, nangyayari ang iba't ibang pagsunod. Merong sumusunod sa utos ng pagmamahal at merong sumusunod sa utos ng kasakiman. Kung ito ay nangyayari, nakikita natin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ako'y dumating upang kayo'y magkabahabahagi. Dahil sa pagpili ng isang tao, nababahagi tunay ang bawat isa. Nababahagi tayo sa pagsunod sa Panginoon o sa pagtalikod sa Kaniya. Pero lagi nating tandaan, maaari tayong magkabuklod bilang sambayanan ng Diyos sa tunay na pagsunod sa atas ng ating Panginoong Diyos kung bubukal sa ating kalooban ang diwa ng kautusan, ang diwa ng utos ng pagmamahalan. Kaya po, sa ating pagsunod, atin laging siyasatin ang ating kalooban, ang ating budhi. Sino nga ba ang sinusunod natin?
Kung tayo'y laging sumusunod sa mga atas ng ating Panginoon, dapat sana'y mabuklod ang bawat isa, lalo na sa loob ng pamilya. Kaya ang paalala ay mahalaga upang tayo'y hindi tumalikod sa Kanya. Sa biyaya ng ating Panginoon, lagi niya tayong tutulungan. Sa biyaya ng Espiritung Banal, mamula tayo sa liwanag ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Poong May Kapal. Nang sa gayon, ang pagkakabahabahagi mawala dahil hindi ito ang nais ng Panginoon. Ang nais niya ay nawa magkaisa tayong lahat. Amen. Magsitayo po tayo. Maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong manalig na hindi siya magkukulang sa ating mga pangako. Isamo natin sa bawat panalangin, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Iyong mga namayapa naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon ang may pananalig sa iyong salita. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. So
Kasi tayo na po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin tinatamasa ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yun ang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwa ang lawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala tayong inanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
magsitayo na pala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas, wala po tayong misa. Ang susunod na misa natin sa araw na ng Sabado. Maraming salamat. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat Panginoon sa iyong bunda, misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Kami hahayo ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ibang taang taong biyaya, salamat sa iyong bunda, misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog.
at laging tugon, naririto hanggang hanggang Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Sarili ay aming handog, laging tapat at laging tukon, narinito hanggang kami.